marami na ho ang nagbuwis ng buhay sa amin, kaya takot na takot ang mga tao sa amin. Kagabi lang ho, mga tao, dapat marami kami jeep ngayon, marami kami sasakyan. Pero kagabi ho, pinuntahan isa-isa yung mga tao kasama namin. At ano ang sabi? Ang gusto ni ang kapag sumama sa amin, tatanggalin sa trabaho kahit na nasa munisipyo, nasa pagpabrika, tatanggalin po kayo sa trabaho. Trupang Hilonggo. Please subscribe and like and share. Apat po ang aming hinihingi. Apat po yung huli namin. Dahil nga ho, tatlong MR namin ang hindi dinidinig. Ang aming pong hinihiling una ay yung aming pong pending motion for reconsideration ay i-resolve. Pangalawa, mag-issue po ng cease and desist order para ma-stop ang construction o development ng SM. Ang pangatlo po ay blacklisted po ang munisipyo ng Carmona at ang SM. Po, at ang nagsis sa CDIAS na siyang aplikante. At yung kanilang cashbank, nagsis sa CDIAS ang aplikant po. At ito po ay yung kanilang cashbank ay i-forfeited po, i-forfeit. At pang-apat, ito po yung pinakamatindi, yung pang-apat yung namin kailangan, no? Yung apat. Pinakakasuhan na muna namin sa Provincial Task Force on Illegal Conversion sa 13. Si Mayor Gaya Loyola, si Sanor, si Diaz at ang SM. Ano kasi si Tarsis Diaz na hindi po siya taga Carmona. Siya po ang bibigay ng SPA ng munisipyo po ng Carmona at saka po ng SM to represent ang Carmona. Pero hindi po siya taga Carmona. Wala po siya sa list of voters eh. Tinignan po namin at siya po ay taga Kalalay, Binyang, Laguna. How come na yung pag-aari ng lupa ng bayan at ano ng mga tao eh, pagkatiwala mo sa isang tao na hindi din Carmona, hindi po tama yun eh. At yun ay nangangailangan ng isang resolusyon mula sa sangguniang bayan para mag-mayor nga ho eh, hindi makapirma sa isang kontrata nang wala hong approval ng sangguniang bayan sa tuwa ay resolusyon eh. How much more yung isang tao na hindi din Carmona, pinagkatiwala mo yung lupa na pag-aari ng taong bayan ng Carmona sa isang tao hindi din Carmona. Paano ho nangyari yan? Grabe mo yun. Kaya ang pangay, sobra-sobra yung amin. Ang aming sentimiento. Marami na ho ang nagbuwis ng buhay sa amin, kaya takot na takot ang mga tao sa amin. Kagabi lang ho, mga tao, dapat marami kami jeep ngayon, marami kami sasakyan. Pero kagabi ho, pinuntahan isa-isa yung mga tao kasama namin. At ano ang sabi? Ang gusto ni, ang kapag sumama sa amin, tatanggalin sa trabaho kahit na rin nasa munisipyo, nasa pagpabrika, tatanggalin po kayo sa trabaho. Kung kayo ay may prangkisa ng tricycle, hindi kayo makakapag-renew. Oho, ginigipin po talaga yung mga tao. Sigil na sigil po ang aming karapatan bilang mamamayan. Sobra-sobra po ito. Kaya kami po, nangas kami dito. Sige po, yung narinig po namin na pinapakot na po namin sa loob, at gusto niyo makausap yung mga opisina na may hawak ng at ang mabigat po nito, marami na hong bahay ang nadi-displace. Isa-isa po yung iruin niyo ho, gumawa sina ng kalsada mula doon sa bukid namin, hindi pa po dapat yung apektado ng mga bahay ngayon. Ngayon po sa pilitan nilang pinaalis ng walang kapalit na bahay. Magkano lang ang bayad? 28,000 at sa loob ng 2 buwan, pinaaalis na po sila sa kanilang bahay. At sila pa po ang magde-demolish ng bahay nila at alis nila. Tama po ba yun? Kung sakali po, ano po, pangalan po ulit? Eloisa Tolentino po. Magkapindito pa tayo. Talaga ko? Tolentino po ko. Yun na yung pagkakit. Oo, ako, salamat po. Ah, kamangkano po pa kita. Ay, ito mo po akong taga-Carmona. Kapitay niya po talaga. Sino pong kung sakali, sino mga leader mo kasama haharap sa dialogue? Alam ko po may kasama po kami abogado ngayon. Apo. Ang abogado po ng Caritas Philippines. Si Attorney Lou Belandres. Nandiyan po ngayon. Siguro hindi dito na ho siya ngayon. Apo. Tatawagan ko na lang po. So, mga ilan po kayong papasok kung sakali magda-dialogue po? Siguro 5-6. Okay lang po ba 'yon? Okay lang po sa akin. Mababot ko na po agad. Meron kayong panel ng mga 5 o 6. Kasi no, hindi ho tama itong ginagawa sa amin.
So ang isip po natin ngayon ay gusto nyo mapawalan visa ang kumpirso? Yes po. Yung po talaga ang dapat dahil may nagpo-protect po sa aming bank, sa aming bank. Dito po nang galing yung bank? Yes po, dito po. Kasi po, ang sabi po sa 13, sa paro, kapag po ang lupa sa kahan na i-convert ay lima pataas, dito po sa central office. Kaya dito po direct kami nag-file ng protest. Okay. Oo, dito rin po kami. Since, biro nyo, since 2022, babalik-balik na po kami sa opisina. Wala pang application. Parete ka mo yung panel ng ano? Ang LUCD at pwedeng marap. Tama itong ginagawa sa ang bigat, alam mo namin, mabigat ang kalaban kasi SM. Pero tingnan naman ho nila yung magsasaka. Sipin nyo, 200 taon na yung aming ginagawang kultura at tradisyon na ito po'y nirarapol. Kapag kayo ay tumama, 3 taon kayong magtatanim ng palay. Mapalitan kayo dati nyo yan. Yes po. Pero inyo, 200 taon na yung aming kultura at tradisyon na yun. Tapos ngayon, ipagkakasunyo mo lang si SM para lang tayuan ng mga building. Eh bakit hindi kayo kumuha lang ng 10 hektarya? Itira mo yung 200. Kumuha ka lang ng konti. Eh wala ko inilalos niyan, 204 hectares. Tama ba po yun? Ang unang programa ng gobyerno, ng national government, is food sustainability and security. Paano ho yung na itutulong ng aming lupa, ng aming sakahan? Sus Marios, at ang daming napakakain. Po, matagal na po ito. Ito po yung aming, ginagawang ito ay aming lakas loob na ginawa. Dahil nga ho, yung aming inaasahan na daan na magpoprotekta sa akin, ay hindi po kami dinidinig at sinasagot. Halos 2 taon na ho kami dito nagpapabalik-balik. At ang huli po, 3 sunod-sunod na motion for reconsideration. June, July, October, hanggang sa nilalaw na po yung aming bukal. Itong last week ng November, December, January, hanggang ngayon po sa kasalukuyan. Mga ilang hektarya po? 204 hectares po yun. Hindi po basta-basta lupa. At ang tanim po noon, palay. Hindi po yon vegetable. Palay po ang tanim noon at may sarili po yung patube. Yun po yung aming pinaglalaban noon. At alam nyo, ang nakalagay doon sa inyo sa dar, yung irrigation canal na pinondohan nyo, pag tinibag, babayaran nyo, ibabalik ang pondo sa NIA, samantalang pera ng gobyerno yun, mawawalatin nyo lang dahil para mapagbigyan lang ho yung SM. Hindi tama yun. Kasi ho, ang pondo ng gobyerno, dapat ho mahalaga yan. Hindi po dapat nasasama. Yun ho ang nakalagay, ibabalik ang pera na nagastos sa pagpapagawa ng mga irrigation canal, ng lahat ng mga building na pinagawa ng NIA. Hindi po dapat tama yun. Kaya nga ho pinagawin ng NIA eh, dahil alam po nila na yan ay may patuloy. Pwede mo patayin meron na pong ginagawa na po sa ngayon. Yes, ongoing ang construction ngayon. At ang isa pang mabigat dito, ang developer ay SM. Pero how come na napontuhan niya ng 280 million ng DPWH? Wala stick. Ang developer ay SM. Dapat ang gagasto sa pag-develop ay SM. Pero bakit yan ay nasakop ng DPWH? Press ready po. Russell,